Hello guys, welcome back again to UJ TV. Yeah! Ayan. Guys, wag natin tong palampasin. Nabubulo na naman ako. Wag natin tong palampasin. Ari panonoodin natin ngayon. Re-reactionan ko ari guys. Kasi parang tingin ko maganda yung content na to. Ang nakalagay kasi din eh, balang araw dito din ang tuloy. Tapos, namangha sa ganda ng Barasuain Church. Diga guys, ang Barasuain Church is nasa Bulacan. Ana, so, may hint ako eh. Kasi, balang araw dito din ang tuloy. Diga parang, siyempre, simbahan ang usapan. E di, basta, may hint ako din eh. Ana, o papahabayan ko na naman. O ano, wag na. Ngayon na, simulan na natin. Sige, ating gagawin, i-play itong video na ito. Sabayan nyo ako, mag-react ako dito guys. Panoodin natin. Sana maganda. Ana! In 3, 2, 1. Ito na. Go! SY Global Talent Entertainment. Thank you! Ah, walang start. Walang ano. Walang saldo. Yung intro, wala silang intro. Ayun, ganda ng palesto guys. Grabe, antik na antik oh. What's up mga kabata mga mo! Ayun pala. Dito tayo sa Barasuain Church. Yung pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas. Ha? Huh? Yun pala yun? Historical. Pinakamatandang yun. So ngayon guys, dito tayo sa Malolos, Bulacan. Doon pala yun. Napunta tayo sa Malolos, Bulacan. Sa Malolos, Bulacan pala yun. At bibisitahin natin ang Barasuain Church. At ang Barasuain Church ay hango sa salitang Baras ng Suwain. Baras ng Suwain. So ngayon guys, on the way na kami dun sa church na yun. Medyo traffic lang kaya natagalan kami. Magangay mga mata namin kasi alis natulog kami buong biyahe. Ano kaya yun? Ngayon lang namin restart yung vlog dahil nga on the way at malapit na kami. Okay. Alam niyo ba guys, dito daw pala sa Bulacan, masarap sa kanila dito. Kung tayo sa Pampanga, sisig. Dito naman sa Bulacan, chicharon. Oo, chicharon yung mga pampang. Oo, tsaka yung mga fireworks nila dito. At pati fireworks na. So, sa New Year, sana pwede na. Oo nga, nakakabis ng New Year, guys. So, yun na lang. Sayang. Dito nyo makikita yung masarap at dito nyo matitikman ang masarap na chicharon nila. Yung may laman. Oo, sarap din. May laman sa chicharon. So, ayun guys. Malapit na kami at update mo namin ulit kayo. Yeah. Oh, nabulol na. Parang napunta ako na to nung bata ako nung elementary. Wow. Ganda guys, oh. Parang ano, excursion yung ganun. Parang napunta. Hindi ko pa napunta yan guys. Pero mamaya daw, may kasal dito. Mamaya. So yan daw yung original yeah, no? Guys na kalesa ni. Grabe, antik na antik guys, oh. Grabe. Na-preserve yun. Hindi ko ito na-exit kasi hindi ako parang, di ba, syempre sa panahon natin ngayon, parang hindi na ako naniniwala na meron pa palang sinaulang dati pang gamit. O marami. Na buhay hanggang ngayon. Sa Batangas ka, madami. Kasi syempre, di ba, yung iba, binibenta sa mas malaking halaga. Kasi nga, ano na, antique na siya. Pero meron pa pala. Kala ko kabayo, kalis. Kalis. Para sa kanya niya. Ganda guys ng view dito. Oo nga, ang ganda niya. Tapos pagpasok mo, hindi siya gaanong mainit. Mainit. Joke, mainit. Mainit daw. This time, magpa-pray muna tayo kasi yes. Dito na tayo sa tama yan, tama. Simbahan. Wow. Ang ganda ng loob guys, oh. Namimiss ko yung aming simbahan guys sa Taal. Ganyan-ganyan ang tsura doon. Halos pare-parehas ng Taal Basilica. Wow! Ang sweet! Nang, no? Hangat naman natin na sila magkatuluyan talaga, no? So yun guys, yan. Tapos na kaming magdasal. Sabi nila, di ba, kapag daw first time.
kapag daw first time mo puntahan yung isang church, lalo na historical church to. Mag-wish ka. Mag-aano ka lang daw, mag-wish ka. Tama ako. Nag-wish ka ba? Tinawan. Ako. Diba nag-wish ka? Oo. Nag-wish ako. Palagi ko lang namang wish yun. Palagi ko wish, yun lang. Ay, palagi kong dasal. Mag-stay ka. Parang ito na ata. Yan yung wish niya, sigurado. Yung ano ng kasal. Wow. Ayun, guys. So, yung... Ganda, laki na, guys. Kotse sa kasal. Bunga. Ano kaya feel mo ikakasal? Ay! Oo, no? Feel ko makasal. So, yun, guys. Talaga sa kami. At mamaya, may chichika kami sa inyo. Maraming marami. Yeah. Okay? Ay, ano yung porta? Santa. Porta Santa. Ano ibig sabihin, guys? Espanyol yun. Church of Baraso Ain. You know, Baraso Ain. Baraso Ain pala yun. Emilio Aguinaldo. Ayan. Unang pangulo ng Pilipinas. Yan, no? Grabe. Impressive na impressive. Ano, guys? Ang ganda ng tingnan. Ang galing ng Pinas. Ganda. Ano nyo ba, guys? Kung, di ba marami nagtatanong kung ano bang ini-imagine namin for the future kaming dalawa? Ah. Kasi sa amin dalawa, sa relasyon namin, parang hindi pa kami... Ready? Parang nandito pa lang kami sa stage na gusto naming maging masaya muna, yes, enjoy mo na yung relasyon. Ayaw namin ma-pressure. Tama yan. Pero siyempre, lahat naman talaga ng babae, gustong ikasal, di ba? Siyempre, sinong pangyayin gustong kumasal. Kahit nga ako, kahit lalaki, gustong kumasal. Oo. Gusto ko sila ikasal? Pero siyempre, depende pa rin sa estado sa buhay ng mga couple, di ba? Yes. So, ayun, tapos, kaya nung time na, ano, meron ko nabasa, anong plano nyo in the future, ganyan, 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 ganyan. Hindi ko binabasa yung question na yun. Aha. Parang yung sinasantabi ko yun kasi wala naman din ako masasabi. Kasi nga, wala naman tayo na pagplanuhan, di ba? Parang hindi naman natin napag-uusapan yung mga ganun bagay. Ayan. Mas natututukan natin yung araw-araw. Ito lang. Kasi mag-enjoy muna kami enjoy ngayon. Enjoy lang muna. Tama naman yan. Mag-enjoy lang kami ngayon. Pero in the future, sana. Ano? Hindi mo naman kasi masasabi kung mag-stay ba kayong dalawa sa isa't isa? Kasi maraming pagsubok eh. Yes. So, nasa inyo na lang yun kung kaya nyo bang i-handle yung pagsubok na yun. Tama. Or hindi. Tama. Or may panibago na naman. Ganun. Sa totoo lang, nakakapagod kasi yung paiba-iba ka. Mm-hmm. Tapos, committed ka dun sa taong hindi ka pa sigurado. Para nakakapagod yung ganun. Yung... okay na kayo, ganyan. Pero hindi nyo nararamdaman sa isa't isa na magiging kayo in the future. Siguro para sa akin, kung ganun yung relasyon na meron kayo, stop nyo na lang. Kasi parang nag-waste lang kayo ng time. Imbis na yung taong pahalagahan ka, eh darating sa, huli, wala din. Sa buhay mo, habang kayo pa. Di ba? Guess ko ba? Parang sayang lang yung oras. Effort, oras, ganun. Pagod. Ay, may kukwento pa ayan, ako sa inyo. So, kumuha kasi kami ng pag-ibig. Pag-ibig yun lang. Pag-ibig pa rin sa hospital. Pag-ibig. Tapos sabi ko sa kanya, love ko tayo ng bahay, tig-isa, sabi ko. Para pag nag-away kami, doon ako lili. No, sabi ko sa kanya, ay, may si Kuya Gerson nata nagtanong, sabi ni Kuya Gerson, paano, Jel, kapag ka nag-iwalay kayo? Sabi niya, eh, magkatabi yung bahay na kinuha niyo. Sabi ko, bibenta ko na lang siguro sa akin. Para hindi ko siya makita araw-araw. Sabi ko. So, yun. Ganun pa lang, yung mga ganun bagay pa lang yung napag-uusapan namin. Okay. Kukuha kami ng mga card, yes. Ng bangko niya, bangko ko, yes, ganun. Yes, tama yan. Yun, mga ganun bagay pa lang napag-uusapan namin. Kukuha kami mga IDs, ganun. Tama yan. Yun lang. Plano pa lang. Pero hindi pa kami umabot sa puntong paano pag kakasal na tayo, ganyan, saan mo gusto ikasal, gano'n. Siguro someday, pwede na pag-usapan, kakaroon kami ng deep talks about doon. Pero ngayon kasi nag-e-enjoy yan, pa kami. Kaya di pa kami nagmamadali. Yes. Atay kami sa tamang oras, sa tamang panahon. Anong dream wedding mo someday? Ayan. Simbahan, yung mga simbahan na ano, hindi yung simple simbahan, yung mga lumang simbahan.
Kunyari ito, tapos for example, ito, kagaya nito. Oo, yeah. Ganyan. Tapos may history-history. O yan, minsan sa dagat. Aha. Gusto mo beach wedding. Oh, beach wedding. Pero ano talaga, kasi merong gustong-gusto mo talaga yun. Dream mo talaga yun. Ano yun? Yeah. Isa lang, siyempre. Sa dagat. Ah, dagat sa dagat talaga. Siya. Okay. Beach wedding. Yung beach wedding. Pero ewan ko, gusto ko din sa amin. Sa simbahan. Pero ako kasi, ambisyo sa akong tao. Wow. Sabi nga ni, ng kaibigan ko dati, yung best friend ko, si Valen. Napagkukwentuhan namin yung mga dream-dream wedding na ganyan. Uh-huh. Gusto ko, first wedding. Oh, first wedding. So, may second wedding. Oh, wait, love. Gusto ko, first wedding ko, sa simbahan talaga. Kasi wow. Gusto ko talagang lumakad sa altar talaga. Gusto ko yung haba ng belo ko, mahabang-mahaba. Kailangan, oo, totoo. Alam mo yung pagbaba ko pa lang dapat. Basta, ganun yung dream wedding ko. Tapos, mga neutral colors lang yung motif ng wedding. Ganun, simple lang. Simple lang. Ganun. Tapos, gusto ko, siyempre, kasal sa tamang tao. Yes. Di ba ito kasi yung first wedding ko? Tapos reception, kahit saan naman reception, okay lang. Kasi tapos na yung dream wedding ko. Reception, hindi ko na naisip yun eh. Tumuktog yung pero yung second wedding ko, gusto ko beach. Beach, maganda sa beach. Oo. Tapos sa second ganda wedding ko sana, gusto ko. Nandun lang yung family ko, tsaka family mo, gano'n. Wow. Teko pala yun. Siyempre. So yun, ganun lang. Gusto ko family lang both pero sides. Pero sa akin, love, alam mo dati. Nung mapapangasawa ko, ganun lang. Dati sa akin, gusto ko lang. Iniisip ko dati, papasan na lang sa akin. Talag doon. West. Oo, sa West. Ganyan kami na siyempre, minis mo, guys. Eh, nasa utok eh. Siyempre, papasan na lang sa West kung wala masyadong pera. Tapos yung pampasan sa simbahan, yun na lang pagkatayo na sa ano, bahay. Alis kasal ko yun. Nagmamahalan ko yun. Yeah. Pero kasi love, oo nga, ganun nga. Pwede yung ganun. Simple lang. Pero kasi para sa akin, nangarap ka na eh. Uh-huh. Diba? Alam mo yun, nangarap ka na. Bakit hindi mo pa solidin? Oh. Bakit hindi mo pa itodo? Kasi ako kasi lang, diba pag meron akong gusto, isang bagay, kailangan pagtatrabahuhin ko para makuha ko yung bagay na yun. Ganun ako. Sobrang taas ng pangarap ko, kaya sobra din naman akong pagod sa trabaho. Maraming ganyan, guys. Maraming ganyan. Ganun palagi. Kaya nga sabi ko nga kay mama at kay daddy, gusto ko after ko dito, pasal ka na agad. Hindi. Oh, sana. Gusto ko after ko dito. Kasi alam mo yun, ang tanda, ang bata ko pa para nag-work ako. Siyempre, 19 years old ako nag-start mag-work. Tapos, 24 years old ako matatapos dito. So parang gusto ko, sabi ko, parang rest time ko naman. Para i-build yung relationship for my family, ganda for my ng, own family. Galing ng utak niya, no, guys? So, yun yung naisip ko. Yun. Mature niya, guys. Kalabas mo din sa, ano, gusto mo na agad mag-asawa. Sige, ka na. Ang mature niya, guys. Basta ako, sino ba yung boyfriend ko noon? Oh, tara, pakasal. Tara na. Father, I do. Saludo kay Ineng. So, yun na nga. Yun namang in-open mo kanina na dati, iniisip mo sa West ka magpapakasal. Okay lang naman yun. Pero depende kasi, di ba sabi ko nga kanina, depende sa couple. Mm-hmm. Kasi merong mag-partner na hindi sila ready. Mm-hmm. Tapos, nabuntis lang nung lalaki sa babae. So, nag-West sila. Yes. Pero, yung West, okay lang naman yun. Kasi at least, nanumpa pa rin ka. Yes. Diba? Na, yung ups and downs, kayo pa rin. Actually, kung ngayong puntong to, kung magkakaroon man ako ng baby, okay lang. Hindi ko siya ikakahiya or hindi ko siya itatago. Proud ako. Ganun. Siya masarap magka-baby na parang ano, troka mo lang pag lumaki. Yun na nga. Yun na nga rin ang pinupunto ko. Kung bakit gusto ko, pagtapos ko dito, 24 na ako noon. O gusto ko, makabanding ko pa ng matagal yung magiging baby ko. Diba? Gusto ko makita ko pa. Sorry, pero advance na kasi. Gusto ko makita ko pa yung magiging apo ko sa mga magiging anak ko. Ganun. Parang asaya lang kasi na tropa mo yung anak mo. Ganun. So yun lang. Galing. Kung ako nag-anak, puro XB lahat. XB ka dyan. XB pa. Anong gusto mong unang i-invest? Oh, wow. Para sa family mo, para sa'yo. Ganun. Anong gusto mong unang i-invest? Ang ganda ng tanong na ining. Grabe. Ako kasi, siyempre na siya ng kotse ko, di ba? Yeah. So, siya na yung una. Yes.
Pangalawa ko sanang gustong mag-invest business. Yes. Tapos the bahay. Best, the best. Kasi ano eh, syempre stay in naman. Stay in naman tayo. Tapos si mama may bahay naman. Si daddy nag-work naman. So, business muna. Para yung... passive income. Sana, no? Para yung sanang kikitain ng business ko soon. Tatayo sa bahay. Wow! Ayun yung pang gagawa or pang babayad natin sa magiging yes, bahay. Yes! Ang sarap naman ng parang... ganun kasi kung parang bayad ka lang ng bayad tapos kasi walang nag-earn. Liabilities lang. Diba? Parang patapon yung pera. Yes. Lama pupunta yung pera. Tama. Parang ganun. So, yun yung gusto ko sana. Yung gusto... business muna, tapos bahay, ganun. Water station. Oh, ay, pwede rin water yun. Station pwede rin yan. Water station. Wala, wala rin ko sinabi. Pwede water station, tapos pagawa ng apartment. Oo, apartment din. Magandang business din yung apartment. Kasi syempre, nandiyan lang. Kaya lang, medyo ano nga lang, medyo mabigat sa bulsa. Pero okay lang. So, ayun, tapos, syempre, sa bahay na yun, titira si mama. Kasi si daddy, may bahay naman siya. Tapos, kukunin ko si lola ko. Wow. Ganda ng mga plans, no? Kasi yung gusto ko. Hindi ako nangarap ng sobrang laking bahay. Yes. Para itira dun yung lahat ng pamilya. Mm-hmm. Hindi ako nangarap ng sobrang laking bahay. Masaya na ako sa maliit lang, tapos nakikita-kita kayo. Feeling ko kasi, kapag sobrang laki ng bahay mo, parang hindi na kayo nakikita-kita, wala na kayong bonding. Lalo na, nauso ngayon ng social media, yes. Diba? So, lahat ng tao, kaya magkulong na lang sa kwarto. Mag-Facebook na yan, mag-Facebook na lang, mag-YouTube na lang, ganun. Twitter, Instagram, ganun na lang sila. Shopee, Lazada, yung ganyan. Ato kart. So, ganun. Kaya gusto ko, maliit lang yung bahay ko. Ayoko nang masyadong malaki. Wow. And guys, wag niyo kakalimutan i-visit itong Barasuin Church. Oo nga, gusto ko putan. At makikita niyo dito ang karuahe. Emilio Aguinaldo. Yes. Grabe guys, kaya nga kanina nagulat ako, diba? Kanina pagpasok namin dito. Meron pa palang ganun na bagay na ni sinaunang panahon pa. Aka-expect ko kasi talaga. Wala na. Siyempre, inibenta na nila dahil nga antique, dahil makalumang bagay ito. So, ibibenta na nila sa mga museum. Pero to, nandito siya, nag-stay siya dito. Halagang, so, i-visit niyo to. Oo. I-visit niyo to at para makita ninyo. Gusto ko siya putan. Napakagandang simbahan na ito. So, yun guys. Bye! Ayun, tapos na. Wow. Stop. Ay, guys, ang ganda, no? Ang ganda ng Barasuin Church pala talaga. Guys, kami kasi sa Taal, Batangas, meron kaming sinatawag na Taal Basilica Church. Yun po ay parang ang alam ko ay padalawa sa pinakamalaki sa Asia na Basilica Church, yung Taal po. Yung itsura nung sa loob niya ng Barasuin, halos parehas lang din mismo nung sa Taal. Siguro magkakaparehas lang talaga yung istruktura ng ano, ng Taal, ng mga Basilica Church. Yung parang pa-cross siya, pag ganun. Kasi ganun din yung altar eh, yung diretsyong ganun. Tapos may left and right. Tapos meron dito yung parang sesermonan ng pare. Yung nasa may hagdanan, na doon siya tatayo. May ganun talaga. Halos pare-pares lang din. Pero hindi pa ako nakapunta dito sa Barasuin Church, sa Malolos, Bulacan. So sana, maybe someday, somehow, wow, English! Someday, di ba, makapunta rin ako sa Malolos, Bulacan. May mga kaibigan naman din ako sa Bulacan. Kaya sana madala nyo ako dyan. At gusto kong mag-wish din, di ba? Kasi bago pa nga lamang din ako makapasok doon. At saka, yung pala pinakamatandang ano, sabi ni Edmond, guys. Ewan ko, I'm not sure, hindi ko siya na-research pa. Pero yung pagkakaalam ko din, kasi kilala talaga siya sa Pilipinas eh, yung Barasuin Church. So, ayun guys, masasabi ko lang dito sa content na to, guys. Gusto ko siyang gawing front ng aking channel, YouTube channel. Kasi parang sa lahat ng content ng Monjel, ito yung parang nagustuhan ko na narinig ko sa kanila sa pangarap ng mga Monjel, itong si Angel, si Edmond, yung kanilang gustong maging sa future. Ito yung mga future plans nila na lumabas sa kanilang bibig na napakagaganda ng kanilang mga plano.
Nakakatuwa. Lalo na yung tinanong ni Angel yung business, guys. Ay, grabe. Grabe ang utak niya, guys. Siyempre, palibasa, ano siya ng Chinese, ng may half Chinese siya. Siyempre, di ba, pag mga Chinese, mga, ano sila, more sa business talaga sila. Hindi sila sa empleyado, sa business. Kaya, ang galing niya. Ang galing ng tandem talaga nila, di ba? Ang dasal namin sa inyo, Angel Edmond, sana talaga kayo magkatuloyan sa huli. Ang sarap siguro talagang tingnan na halos lahat kami ay susubaybay sa inyo hanggang sa future 5 years man kayo sa SY or magdire-diretso pa yan, nasa likod nyo pa rin kami. Ana, at kami talagang tuwang-tuwa sa inyong mga padaling garne. Nakakatuwa, ang sarap nyong pagmasda, nakakatanggal ng stress. Ang dami na inspired na mga taong gayan din na, di ba, merong planong magpakasal, gusto magpakasal, gayaan ang pwede nilang gawin, yung makapag-usap sila ng seryoso kahit isang araw lang, hindi naman masama ang mangarap, ana, ay ang mga pangarap nyong iyan, ang dasal din namin ay matupad, ana. So ngayon, medyo tayo naging seryoso, kayo kay tawa naman minsan, ay Diyos ko, huwag kayo masyadong magpakaseryoso at ako'y naging seryoso lang ng garnet dahil ako'y natutuwa. Kayo minsan itatawa din, ana. So, masasabi ko lang sa inyo, tapos na, masyado na tayo mahaba. Are, yan ang aking channel, UJTV, okay? I-click mo itong subscribe button, pati bell button. Yan, para like and updated sa aking mga reaction videos na ina-upload. Gayon din sa aking mga live reaction videos na ginagawa ko every 3 o'clock p.m. araw-araw. Ana, so yun lang sabi ko sa inyo guys. Sa susunod natin ulit pagkikita. Okay, salamat and God bless sa inyong lahat. Bye-bye!